Familiar po ba kayo dito? Kaya alam nyo po hindi, ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Ito po yung tinatawag na spandrel. Pwede po itong pang-wool cladding, interior o exterior man. Pero kadalasan po, makikita nyo to sa mga apes o overhang ng bahay at mga gusali. Available po ito sa mga kulay na pagpipilian. Depende na lang po dun sa planta na gusto nyong pag-orderan. Meron kasing planta na standard lang yung kulay, pero yung iba meron silang special color, lalo na po yung tinatawag na wood grain, yung parang kawi ang texture niya, kaso mas mahal yun sa standard price. Unti lang naman ang diferensya, so magdidepende po yun sa inyo kung ano yung preferred yung kulay. Dahil na-discuss na natin yung spandrel na materials, subukan naman natin estimate para meron kayong kumpletong ideya kung paano gamitin at kung paano i-estimate. Okay po? Gagawa po tayo ngayon ng sukat muna para pagbasehan natin ng estimate dun sa gagamitin nating spandrel. So kung halimbawa ganito po yung itsura ng kisame, halimbawa, itong sukat na to, ito yung outline ng hindi. Tapos, ganun din ito. Sabi natin 8 meters to. Dito ay 10 meters. Sabi natin 8 din to. So, ito ay 2 meters to. I think 4 meters. So ito na po ngayon yung sukat na pagbabasehan natin. Itong paikot po ito, yan po yung paglalagyan ng spandrel. Ngayon para makuha natin yung quantity, kailangan alam po natin yung effective coverage ng
gagamitin natin. So, ang spandrel po ay mayroong sukat na 4 inches, 6 inches, at sa iba po mayroong 7 inches. At meron na din pong lumabas na makabagong innovation. Meron na ding mga malalapad. Pero sa ngayon po, yung gagamitin muna natin ay yung 4 inches. Kasi para sa akin, lalo na po pag residential, magandang tignan pag 4 inches lang. Kasi yung malapad na, pag tumingala ka, parang diskumpasado na sa building, lalo na po pag residential. Pero kung matataas naman yung pagkakabitan, doon po ako sa malalapad kasi mataas na yung tignan. Pero kung ano po yung maganda sa paningin nyo, yun po yung ipakabit nyo. Okay? So yung effective coverage po nung sinasabi natin na spandrel 4 inches ay 0.10 po meters. Yung iba 0.11. Okay, subukan natin dito. So ito pong dimension na to 10 meters. So plus yung eaves niya tig 1 meter. Bali 12 po siya. 1 to 1 di 12 meters po. So 12 meters divide 0.10. Lalabas po yan 120 pieces. Pero pag ito po yung ginamit nyo, 0.11, yun ba yan? So, 12 meters divide 0.11, 109 po pieces. Ito pong side na to. Okay. So, ganun lang po yung proseso dito, paikot. So, since ito, isinama nyo na itong overhang dito, dito po sa kabila, kahit hindi na po, itong overhang na to. Kasi yung pinutol po dito, di ba naglatag kayo ganyan? No, yung pinutol po dyan pwede po dito, so huwag nyo na po itong isama na area na to. So ang estimate nyo lang itong 8 meters, so 8 meters 8 meters divide kung pointed 80 pieces. 80 pieces po. 80 pieces na 1 meter. Puro po yan 1 meter ang inch niya. Okay? 80 pieces. Ngayon, dito naman po sa ano, kabila, ganun din. Pag isinama nyo ito, dito kayo, di magiging 10 meters siya. Dito para makatipid, huwag nyo na po itong isama sa pag-estimate nyo. So, ganun lang po. Yung dimension, di-divide nyo po sa effective coverage. Kung alin po dyan sa dalawa o kung meron po kayong preferred na spandrel, di-divide nyo lang po. Di-divide. Itong dimension, di-divide nyo sa effective coverage. Okay po. So,
Pag na-divide nyo po yan, total nyo yung lahat ng piraso, yun po ang kalalabasan. Yung total pieces niya times 1 meter, total pieces times 1 meter. Itong 1 meter po ito, yung overhang. Yan. Yung distance na yan. Ganun dyan po. Ganun din po yan. Okay? So, ang kalalabasan yan, linear meter po. Linear meter. Yung total meters niya. So, ito naman pong sa gilid. Ayan po. And molding po yan. And molding po ang ginagamit yan. Okay? And molding. So, ito pong nakaagwas na to. Ka-45. Center molding po. Ewan ko lang sa ibang lugar, pero dito po sa amin, center molding po yan. Center molding ang tawag po dyan. So, yan ang mga kantuan na yan, center molding. Yung paikot na yan, sa dingding, end molding. Yung dito din po sa labas, yan. End molding din po yan. End molding. Yan, paikot. Okay. So, ang pag-estimate po yan, sukatin nyo lang po yan. Yung sukat yan, yan, paikot. I-add nyo po. Pagsama-samahin nyo. Yan, yan, yan. Tapos dito po, sa labas, ganun din. Yung total na sukat nya, didivide nyo po sa 8 feet. Kunyari, ilan to? 8 meters. Mahirap. Basta, ano po, i-total nyo na lang po yung sukat nitong sa dingding. Yan po. Tapos yung sa labas, i-add nyo po yan. Kung ilang metro, di-divide nyo sa 2.44. Pwede naman po kayong magpasobra kahit isa lang. Okay? So, malinaw na po na yung spandrel, effective coverage lang yung kailangan para makuha mo yung total number of pieces, yung panel niya. Ganun din po yung mga bended niya. Yung bended, yung molding, center molding. Meron pang butterfly molding, kaso dito wala siyang gamit. Kasi yung butterfly naka ginagamit niyan, ganun. Ganyan yan. Diyan siya sa sentro. Yan po yung sa butterfly. So kung may hindi pa po malinaw, pwede pong i-comment nyo para mabigyan natin ng sagot. Okay po. So sa ngayon, ito na po muna. At sa susunod na video natin, kung anong pag-usapan natin o kung meron kayong request, comment nyo lang po at yun po ang gagawa natin ng video. Okay, salamat po at hanggang dito na lang po.